Broadcasting live online in Batangas City. This is Balisong, your home radio. Balisong, your home radio. Balisong, your home radio. The first online broadcast in Batangas. Ang programang ito ay inihahatid sa atin ng Nitz David Trading and Air Conditioning Services, Gulod, Labac, Batangas City, Laksamana Dental Clinic, Counselor Eileen Ariola Montalbo, Rickmar Air Conditioning and General Services, RA Clarine Vision and Hearing Aid Center, at ng Paratricycle of Batangas City. Good morning, Batangas! Good morning, Batangas! Good morning, Batangas. Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules, mga kabaysong. Ngayon po ay September 9, 2020. Good morning, Batangas. Yes. Good morning, Batangas. Good morning, partner. At good morning sa lahat ng ating mga kabalisong na nakatutok po sa atin ngayong oras na ito. Mm-hmm. Nawa po ang bawat isa sa atin na iligtas sa anumang kapahamakan at sakuna. That's right. Oo. Good morning sa lahat ng ating mga frontliners, mga nurses, doctors, mga police, at ating mga barangay officials at mga local government units at mga opisyalis po ng ating gobyerno. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Batangas, sa inyong lahat. Yan, at syempre po, live po tayo ngayong oras na to, mga kabalisong. Pwede nyo pong i-like and i-share itong ating live video program para lahat ng ating mga kabalisong saan man sulok ng mundo maging updated po at mapanood nila ang lahat ng pangyayari dito sa ating paligid. That's yan, right. Kagaya nga po ng aking ginagawa ngayong umaga, ako po ipatuloy na nagsishare sa aking mga groups na kinabibilangan, of course. Nandyan po ang Barangay Tulog Group. Sa pangunguna po ng aming admin, of course, kay Mr. Ian Casanyas at sa grupo po ng Bantay Batangas Group, sa mga admins, group members at sa mga moderators po ng group na ito. Good morning, Batangas. Especially sa aming admin, of course, Mr. Marvin Australia. Good morning, Batangas. Ganyan din sa Bangon Batangas Groups, Batangas City PNP Crime Watch. Good morning, Batangas. At syempre sa Palakat Batangas. Good morning sa inyo dyan. At syempre sa ating mga tauhan, of course, sa mga staff po ng EBD Monitoring Team na patuloy pa rin ngayon nagmo-monitor sa buong Batangas City. Ingat po kayo palagi. Keep safe and good morning po sa inyong lahat. Yan. Syempre, batidin natin ang We Are One in Bawan, dyan po sa bayan ng Bawan. Mm-hmm. Sa pangunguna nga po ni Mayor Ryan Dolor at ni Mayor Rowenda Katrina Dolor at yung pong kanyang mga mamamayan po dyan sa bayan ng Bawan. Keep safe po tayo at lahat po ng ating mga kabalisong saan mang sulok ng mundo, keep safe po tayo. At ika nga, partner, talaga napakahaba na ng panahon ng ating pakikipaglaban dito sa coronavirus na to. At nawa nga po, ngayon nga ay Ber month na. Mm-hmm. Ika nga, papalapit ang kaarawan ng ating Pasko. Nawa po, ito lahat ang ibigay sa ating pinakamagandang regalo ng ating Panginoong Jesus
na tayo ay maligtas at mawala na talaga itong virus na to. That's right. Batiin naman natin ng magandang umaga itong ating mga kabaysong na nakatutok ngayon sa atin. Especially to Wena Del Rio and Irene Merueña sa patuloy na nagsishare nitong ating live video. Maraming salamat po. Thank you so much sa inyo dyan. Ingat and keep safe. Ganun din kay Jairo May Gonzalez Balba and kay Carlo Lara na busy-busy sa kanyang business, of course. Ingat bro. At syempre kay Jaira, of course. Sa mga kamag-anak mo dyan sa Maria Paz, Tanawan City, Batangas, kay Jana, sa Lanay Glo, at syempre sa Tita Daria at sa Tita Darbs. Good morning po sa inyo dyan sa Maria Paz, Tanawan City, Batangas. Yan, so syempre ngayon nga po ay September 9, 2020, ang bilis ng araw. No? Batiin ko lang din ang magandang umaga si Mr. Danny Javier, sa aking Tito Danny. Good morning. Hi, at ganun Tito, din kay Mayor June Pacheco Dahapa. Good morning po. Ask ko lang po kung pwede nang bumiyahin ng Lipato, Alabang. Gwapo ng anak ko, makasama namin siya sa birthday ng mama ko. Salamat po. I'm not quite sure kung meron na pong biyahe, pero as of the moment, as per Batangas City Grand Terminal announcement po, wala pa pong biyahe po sa ating Grand Terminal. Pero ang alam ko, meron yatang mga van na may nagbo-book, of course, ng mga biyahe na going to Manila, going to Alabang, and going to Cubao. Meron po tayo mga ganyan, mga private vehicle meron po. Sila. Yes, of course. So, pwede po kayo mag-search online if ever. Pwede nyo pong i-check yan kung ano po yung mga possible yung transportation na pwede natin magamit or magawa natin para tayo makabiyahe po at masundo po natin yung ating mga anak. Dahil as of nga po, yung nilabas na information or patalasas nga po ng Batangas City Grand Terminal, wala pa pong mga nakakabiyahing bus na Batangas to Manila, Cubao area. Basta ang kumabiyahe pa lang po sa ngayon na bus ay ang Supreme na biyahing Batangas. Going to Lucena. Yes, so yan pa lang po sa ngayon. Yes, good morning din kay Michael Galang. Ayan, good morning Batangas sa inyo. Yes, good morning. At syempre ngayon nga is September 9, 2020. Tara na at ating balikan. Ano nga ba ang mga nangyari nung unang panahon ngayong araw sa ating Balik Tanaw? Ano nga ba ang nangyari noong panahong una? Alamin dito sa Balik Tanaw! Balik Tanaw! Balik Tanaw! Balik Tanaw! Balik Tanaw! So, ito nga po ang ating Balik Tanaw segment dito pa rin sa Good Morning Batangas. So, Chang, ano ba ang iyong baon ngayong umaga? Yes, ito ang aking paunang baon para sa ating mga kabaliso nga para sa ating Balik Tanaw. Today in Philippine history, September 9, 1878, Sergio Osmeña Sr. was born in Cebu City. So, wow. Kapanganakan ha, Osmeña Sr. Cebuano pala ito, no? Oo. At noong September 9, 1878 nga po, si Sergio Osmeña Sr., tagapagsalita ng unang asamblea ng Pilipinas at pangalawang pangulo ng Commonwealth ay isinilang sa lungsod ng Cebu. Mm-hmm. At atin din po ngayon na babanggitin, bukod po dyan sa pag-daraos ng kanyang kapanganakan, meron pa po tayong mga dapat i-celebrate o gunitain ngayong buwan ng September. At yan, partner, ang ating ibabahagi sa ating mga kabaliso. Yes! Alam nyo ba, ang tuwing September 1 to 30, ito po ang buwan para sa National Peace Consciousness Month. Yes! At syempre nga po, noong September 1 to 7, atin po idinaos naman yung ating tinatawag na National Crime Prevention Week. Yes, oo. At tuwing September 2 to 8 naman, hanggang kahapon po yan, yan po ang ating Literacy Week. At syempre, ang buong buwan nga po ng September hanggang October 5. Ito naman po ang ating National Teachers Month para naman po sa ating mga bayaning guro. Yes, at every September 10 naman po, yan po ang tinatawag nating World Suicide Prevention Day. At mahalagang makapagbigay tayo ng awareness, of dahil course. Dahil ng awareness, lalo na sa panahong ito ngayon. Ito, pandemya, di ba? Anxiety, depression, huwag po tayo magpapatalo dyan. Yes. Laban lang, be positive lang ha. Huwag lang sa virus ha. Be positive sa ating buhay, mga kabaliso. Yes. So, sa September 1 naman, commemorations of the anniversary of the declarations of martial law. Yan ha, yan talagang
alam na alam niya ng bawat isang Pilipino. Yes, every September 21st. Yes. Third Sunday of September naman, that is our International Coastal Cleanup Day. Kaya sama-sama tayo dyan, mga kabalisong. Paglilinis. Pero sana po sa panahong ito naman, wala tayong masyadong ginagawa. Huwag na nating hintayin yun. Sana araw-araw tayo ay maging maglinis at tulong-tulong tayo. Tama, no? Correct. Ang third week naman po ng ating buwan ng September ang tinatawag nating Linggo ng Kasotang Pilipino. So yan, next week na yan. May mga partner, nakausap ka na ba para dyan? Meron akong isa na sabi, sige, yun, Filipiniana na. Yes, oo. Oh. Sana mabigyan din ako. Oo, sige, nasabi ko eh. Meron po akong kasama doon. Hindi po pwedeng ako lang yung nakagana. Oo. Oh, oh. Siyempre, yan ha. Abangan po natin yan. And every fourth Monday naman po, yan po ang ating Family Day. So, yeah, sama-sama tayo, ang ating mga pamilya. Makipag-bonding tayo sa kanila. Oo, i-reminis natin yung mga old days, di ba? Kwentuhan, chibugan, yes, and so on and so forth. Siyempre, masayang bonding yan ang dapat nating alalahanin sa araw na yan. Oo. At siyempre, kung may Family Day, meron din tayong Family Week. Ito po ay ating idadao sa last week of September. Iyan. Yan, ha? Mm-hmm. So, mga kabalisong, yan ha, itong buwan ng September, yan yung ating mga dapat gunitain. That's right. At mga halagang pangyayari nga po dito sa ating bansa. That's right. Oh, may tanong pa rin dito si Mayor Jun Pacheco de Hapa. Tiyado naman niya kung may mga requirements po, ano-ano po, at sana mag-guide niyo po kami. Thanks po sa advice. As of the moment, ang alam ko po kapag kaganyan, kailangan meron po kayong travel pass. Travel authorization. Travel pass. And then meron din kasi nga bayan, mm-hmm, na nagpapatupad ng hinihingi nila yung mga medical use certification. Yes. Like dito sa bayan ng Alipa City. That's right. Kapag ikaw ay pupunta talaga, kailangan nila dyan ng result ng COVID at saka ng rapid test. Yes. So depende po yun sa inyong lugar na pupuntahan. Maaari po kayo makipag-ugnayan doon po sa lugar na inyong pong pupuntahan. Pwede po tayo magtanong-tanong. That's dito, right. Oo. Ano, wala po masamang magtanong. Yes. Pwede po tayo magtanong sa mga pinakamalapit po na mga opisina po. Gaya nga po nun. Kung Alabang naman po yung inyong ano. So, kailangan din lupa. Kailangan lumapit siya sa pinakamalapit na tanggapan niya. At syempre, ganun din po kayo para mag-guide po kayo. At syempre, makapag-ready po kayo ng mga karagdagang mga requirements sa kung kinakailangan naman po talaga. Para kayo ay tuluyan nga po makarating dito sa atin sa dito sa Batangas. Lalo pa kung bata yung ibabiyahe, so medyo delikado dahil bawal nga po talaga nating ilabas, mm-mm, ang ating mga minor at syempre ang ating mga senior. Alam ko dyan naman kasi sa Alabang, sa Manila, no, ay dyan ay talagang lahat naman yata ay provided na sa kanila. Ah, so okay. ang kailangan lang nila talaga ay syempre makapag-provide sila ng syempre valid ID, of course. Kailangan din ng valid ID. Importante po 'yan, no? So, 'yan po. At siguro sa banda-banda riyan, Pat, meron ditong nanonood na taga riyan sa lugar na yan. Maaari po kayong makikomento or mag-comment kung ano po yung kinakailangan. Ano po, para po tayo makatulong sa ating bawat isang kabalisong. That's right. Pagtulong-tulungan na po natin ito para naman po ang bawat isa po sa atin ay maliwanagan sa bawat pangyayari po sa buhay. At syempre, ito nga po, importante rin nga po ito, public information po talaga na kailangan po natin din maibigay sa ating mga kababayan na nangangailangan talaga. Yeah. So, yan nga po ang ating Balik Tanaw. Mga pangyayari po nung unang panahon, inihatid pa rin sa atin ng Good Morning Batangas. Yes, at syempre, susunod na ang ating mga balita para sa araw na ito at ibibigay na namin sa inyo ang Good Morning Balita Headlines. Live, broadcasting online in Batangas City. Mga maiinit na balita sa loob at labas ng probinsya. Dito sa Good Morning Batangas. Ito ang Good Morning Balita. Good Morning Balita. Hatid ng Balisong Your Home Radio. Mula sa newsroom ng Balisong Your Home Radio, narito na ang mga balita. Good Morning Balita. Makinig, maging alerto, alamin, makipag-balitaan. Good Morning Balita Headlines. Good Morning Balita Headlines. At para naman sa mga maiinit na balita, ngayong araw ng Miyerkules, September 9, 2020, narito na ang ating mga headlines para sa national news ng Good Morning Balita. Duterte Pinas Wagi kontra COVID-19. Good Morning Balita Headlines.
Senator Soto nananawagan kay Bigong. Good morning, Balita Headlines. Home quarantine ipagbabawal na. Good morning, Balita Headlines. At COVID-19 flattening di pa kumpirmado ayon sa Department of Health. Good morning, Balita Headlines. Soundbound lane ng Cavitex isasara ng 3 buwan dahil sa konstruksyon ng LRT1 extension. Good morning, Balita Headlines. Libreng face mask ipamigay sa mga palengke, pahayag ni Senator Bongo. Good morning, Balita Headlines. Mas murang vaccine pipiliin ni Duterte. Good morning, Balita Headlines. At Dolomite sa Manila Bay, didelikado sa kalusugan ayon sa DENR. Good morning, Balita Headlines. Nasawing 8 taong gulang na PUI sa Pangasinan, pinaglamayan. Good morning, Balita Headlines. Mga hotel sa resort sa Calamba, Laguna, maaari nang muling mag-operate. Good morning, Balita Headlines. Paglaya ni Pemberton, pinoproseso na ng Bucor. Good morning, Balita Headlines. 40% China-owned telco pwede na magtayo ng cell site sa loob ng kampo ng militar. Good morning, Balita Headlines. 283 million pesos ilalaan ng gobyerno sa Virology Institute versus COVID-19. Good morning, Balita Headlines. COVID-19 cases sa bansa na dagdagan ng 3,281 at umabot na sa 241,987. Good morning, Balita Headlines. Vice President Robredo binira bias na absolute pardon ni Duterte kay Pemberton. Good morning, Balita Headlines. At abogado ni Pemberton, walang idea bakit nagbigay ng pardon si Duterte. Good morning, Balita Headlines. 5 billion pesos na ipalabas ng SSS sa pension loans. Good morning, Balita Headlines. At para naman sa ating mga balitang Batangas, mga establishmento sa Batangas nakasusunod na sa minimum health standards. Good morning, Balita Headlines. Mga proyektong pangkabuhayan ngayong pandemya, tinalakay ni Co-op Chief Celia Atienza. Good morning, Balita Headlines. At bagong unit ng ambulansya pinagkaloob ng lalawigan sa isang ospital sa Calatagan. Good morning, Balita Headlines. Bilang naman ng mga recoveries at confirmed cases ng COVID-19 sa Batangas, patuloy na tinututuan. Good morning, Balita Headlines. 2 babae timbog sa pamimeke ng lisensya. Good morning, Balita Headlines. Para naman sa ating entertainment news, pamilya ng pumanaw na vlogger kinumpirmang COVID-19 ang dahilan ng cardiac arrest. Good morning, Balita Headlines. At para pa rin sa ating entertainment news, ay pinatulan ang revelasyon ni Bibi tungkol sa kilan Rostom at Piolo. Good morning, Balita Headlines. Mga kabaysong, yan ang ating Good Morning Balita Headlines. Aabangan at tutunghayan dito sa Good Morning Balita. Ang bahaging ito ay iniatid pa rin sa atin ng Para Tricycle App ng Batangas City, RA Clarice Vision and Hearing Aid Center, Wigmar Air Conditioning and General Services, Laksamana Dental Clinic, at Ikonsiala Eileen Ariola Montalvo of Batangas City. At sa amin pong pagbabalik ang mga detalye ng mga balita dito sa Good Morning Balita. Ito pa rin yan sa Good Morning Batangas ng Balisong Your Home Radio. Confirm ang saya. Good Morning Batangas. Good Morning Batangas. Good morning, good morning, good morning, good morning, Batangas. Ang programang ito ay inihahatid sa atin ng NITS David Trading and Air Conditioning Services, Gulod, Labac, Batangas City, Laksamana Dental Clinic, Counselor Eileen Ariola Montalvo,
Rickmar Air Conditioning and General Services, RA Clarine Vision and Hearing Aid Center, at ng Para Tricycle of Batangas City. Because at Graphic Zone Printing and Advertising Services, we cater all types of advertising materials. From small to large formats, we do it all. Why Graphic Zone Printing and Advertising Services? Because it's a one-stop printing and advertising shop for all your promotions, design, and marketing needs. Visit them now at Hilltop Kumintang Ibaba, Batangas City. You may contact them at 0905-710-1526 and like them on Facebook at Graphic Zone Printing and Advertising Services. This program is being brought to you by R.A. Clarine Vision and Hearing Aid Center. Get your eye checked at R.A. Clarine Vision and Hearing Aid Center na isa sa may complete optical laboratory services sa buong Batangas with computerized eye checkup equipment, eyeglasses and hearing aid parts and accessories, contact lenses, frames and audiograms. R.A. Clarine Vision and Hearing Aid Center is open from Monday to Saturday from 8 a.m. to 5:30 p.m. For inquiries and appointments, you may visit them in front of Novo Department Store, Gilmar Building, Evangelista Street, Batangas City, with contact numbers 0917-624-6690 or 0956-408-0966. Recently, alam niyo ba na meron kami na-discover na celebrity destinations dito sa Batangas City? We were amazed sa aming nalaman. Let's watch this! Rodrin Cruz and Joe Barry from Onanay, Kuya Joko and Kuya Eric. Hello! Sa Laksama na Dental Clinic pala sila pupunta? Sa Piborga Street, Batangas City, kung iyan! And not just celebrities, dagsa din ang mga patients na nagpapa-dental procedure dito sa Laksama na Dental Clinic. Dahil sa Laksama na Dental Clinic, VIP ka! Parang celebrity! Experience a first-class neighborhood and live where everything is near for you. Danburville Subdivision, located at Paliokan East, Batangas City. With choices to match your lifestyle, Danburville Subdivision makes sure that homes are carefully crafted to make quality living. Danburville Subdivision is flood-free, has a sturdy soil foundation, has quick access to downtown with a commercial area located right outside the gate, adequate water supply, organized garbage collection system, and a lot more. That will make your stay truly priceless. Surprise your loved one in a new home. Danburville Subdivision. Your home, your style. Visit Danburville Subdivision, Batangas City today at Paliokan East, Batangas City. You may call 0916-755-5344 and visit the official Facebook page at facebook.com/DanburvilleOfficial. Problema mo ba sa iyong bahay ang anay, ipis, daga, surot, lamok, na di mapigilan ang pagdami? Narito na ang sasagot sa iyong problema. TC Aguila Pest Control Services. Walang kawala, walang pagtataguan, walang itinitira. Tepok lahat sila. TC Aguila Pest Control Services. Matatagpuan sa Barangay Alangilan, Batangas City. Pwede niyong tawagan sa 0908-209-9838 at 0945-531-3455. TC Aguila Pest Control Services. Magandang araw! Welcome to Rickmar Air Conditioning and General Services. Sa Rickmar Air Conditioning and General Services, nag-o-offer kami ng aircon cleaning, check-up and repair, free and charging, complete system repress, free survey, complete installation, dismantling, and maintenance of air conditioning units. Para sa lahat po ng inyong air conditioning needs, tumawag sa Rickmar Air Conditioning and General Services. Sa call numbers 043-773-8420, 043-702-3554 at 0933-5761-799. Ang amin pong opisina ay matatagpuan sa Andrea Villanueva.
Building, Pigone Street, Batangas City. Good morning, Batangas. Good morning, Batangas. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Batangas. Live broadcasting online in Batangas City. Mga maiinit na balita sa loob at labas ng probinsya. Dito sa Good Morning Batangas. Ito ang Good Morning Balita. Good Morning Balita. Good Morning Balita. Good Morning Balita. At muli po nagbabalik ang Good Morning Batangas dito pa rin sa Balisong Your Home Radio. At syempre, na ito na ang ating mga balita para sa araw na ito. Duterte pinaswagi kontra COVID-19. Nananalo nga ang bansa laban sa COVID-19 ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang ulat sa bayan kamakaluwaan ng gabi, sinabi ng Pangulo na bumababa na ang datos ng mga nagpopositibo sa COVID-19. Napaplate na niya ang tinatawag na curve o datos at wala nang naitatalang significant contamination. Nangahulugan aniya na tama ang ginagawa ng gobyerno para mapangalagaan ang interes at kalusugan ng publiko. Sinabi ng Pangulo na malaking tulong ang mga preventive measures na pinapatupad ng gobyerno katulad ng community quarantine dahil nabawasan umano ang mga tao sa labas at nabawasan din ang mga nahahawa. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Senator Soto nananawagan kay Digo. Hinikayat ni Senate President Vicente Soto III si Pangulong Rodrigo Duterte na basahin ang findings ng Senado kaugnay sa umano'y anomalya sa Philippine Health Insurance Corporation o ang PhilHealth. Ayon kay Soto, sa halip na pakinggan ng Pangulo ang mga dahilan o excuses ni Health Secretary Francisco Duque III, dapat ay konsidera ni Duterte ang pagbabasa sa kanilang findings. Ginawa ng Senate President ang suhestyon matapos sabihin ni Duterte na hindi niya paalisin sa pwesto si Duque. Iginiit pa ni Soto na dapat ay kausapin sila sa Senado ng Pangulo at basahin muna ang Senate report sa halip na pakinggan lang ang alibay ng mga sangkot sa anomalya sa PhilHealth. Matatandaan na inirekomenda ng Senate Committee of the Whole ang pagsasampa ng kasong administratibo, malversation at graft and corruption kay Duque at iba pang matataas na opisyal dahil sa questionable paglalabas ng pondo ng Interim Reimbursement Mechanism o IRM. Inirekomenda rin ng Senado kay Pangulong Duterte na palitan si Duque at magtalaga ng bagong kalihim ng Department of Health. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Home quarantine ipagbabawal na. Planong ipagbawal na nga ng home quarantine upang maiwasan ang transmission o hawaan ng COVID-19 sa mga tahanan. Ayon kay Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Anyo, mahalagang mailabas ng bahay ang mga taong dinapuan ng COVID-19 upang hindi na nila maihawa ang sakit sa kanilang pamilya. Maaari naman aniyang dalhin ng mga pasyente sa mga COVID hotels at mga quarantine facilities upang doon ma-isolate at tuluyang magpagaling ng kanilang karamdaman. Sinabi ni Anyo na sakaling may patupad ay walang exempted dito kahit paani ang mga matanda na hindi na kaya pang idipat sa mga quarantine facilities sa kanilang lokalidad. Good morning, Balita! Good morning, Balita! COVID-19 flattening di kumpirmado ayon sa Department of Health. Iniwasang kumpirmahin ng Department of Health kung totoo ang may pagpatag na ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas base sa pag-aaral ng University of the Philippines or OCTA research team na makaraan na purihin na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang publiko dahil sa pagsunod sa mga health protocols. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na kailangan pa nila ng dagdag pang pag-aaral bago kumpirmahin ito. Ang tunay na pakayumano ng pagpatag ay may kalat ang mga bagong kaso sa mas mababang panahon at upang maiwasan na matambakan ng trabaho ang mga medical workers. Una lang sinabi ni UP Research Member Dr. Guido David na tansya nila ay nasa 0.95 RO na ng bansa
na mas mababa pa sa 1RO na tanda na may flarining ng nagaganap. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Southbound lane ng Cavite X isasara muna ng tatlong buwan dahil sa konstruksyon ng LRT1 extension. Ipinalam nga sa publiko na tatlong buwang sarado simula sa Setyembre 15 ang southbound lane ng Cavite X malapit sa Paranaque City Bridge upang bigyang daan ang konstruksyon ng Cavite Extension Project ng Light Rail Transit Line 1. Ayon sa Light Rail Manila Corporation na LRMC, matatagal ng tatlong buwan hanggang December 15 ang naturang pagsara para sa 5 relocation works ng Maynilad na 11.7 kilometrong LRT1 Cavite Extension Project. Sinabi naman ng LRMC at batid nila na ang magdudulot ng abala sa publiko ang proyekto kaya't kaagad na humingi ng paumanhin. Tiniyak naman ni LRMC Cavite Extension Management Team CMT Project Executive Execution Manager Reynaldo Pangilinan na sa sandaling matapos na ang proyekto ay magiging mas mabilis na ang kanilang biyahe sa pagitan ng Baclaran sa Paranaque City at Bacoor sa Cavite. Ayon sa operator, nasa 40% na ng mga aspeto ng proyekto ang naabot simula ng umpisahan ang civil works noong September 2019. Sinisimula na rin naman umano ang construction works sa iba pang area at mga estasyon ng naturang proyekto. Good morning, Balita! Good morning, Balita! At sa iba pa natin mga balita, libreng face mask ipamigay sa mga palengke pahayag ni Senator Bongo. Upang tuluyan ang mapahupa o magtuloy-tuloy ang flare and the curve ng COVID-19 pandemic sa bansa, hiniling ni Senator Christopher Bongo sa pamahalaan na mamahagi ng libreng face mask sa mga pampublikong lugar, particular na sa mga palengke na madalas puntahan ng mga tao. Ikinagagalak ni Senator Go ang ulat na humuhupa o pumapatag na ang kaso ng COVID-19 dahil sa pagsunod ng sambayanang Pilipino sa mga ipinatutupad na health and safety protocols. Nananawagan din si Go sa mga kinauukulan na ipagpatuloy ang istriktong pagpapatupad ng kinakailangang health and safety protocols, lalo na sa mga pampublikong lugar, gayon din sa publiko na huwag munang magpakakampante hanggang wala pang lumalabas na bakuna laban sa virus. At para aniya mapatupad ang mahigpit na implementasyon ng health protocols, gaya ng pagsusot ng mask, nakiusap si Go sa pamahalaan na magbigay ng libreng face mask sa mga lugar na palagi ang tinutungo ng mga tao. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Mas murang vaccine, pipiliin ni Duterte. Mas pipiliin nga ni Pangulong Rodrigo Duterte na bumili ng mas murang vaccine laban sa COVID-19 dahil hindi na sapat ang pera ng gobyerno. Ayon kay Duterte, hindi naman nangangahulugan na mas epektibo ang vaccine kung ito ay mas mahal o kaya ay mas mahusay ang gawa ng Amerika, China at Russia kumpara sa gawa ng ibang nasyon. Wala niyang pagkakaiba ang mga vaccine dahil pare-pareho silang germs na nagmula sa COVID-19. Sa tingin ng Pangulo ay mayroon ng vaccine ngayong September na gawa ng Moderna na isang kumpanya sa Amerika. Good morning, Balita! Good morning, Balita! At Dolomites sa Manila Bay, hindi delikado sa kalusugan ayon sa DNR. Tiniyak kahapon ni Department of Environment and Natural Resources o DNR Secretary Roy Simatu na hindi delikado sa kalusugan ang Dolomite Artificial White Sand Project na nilalagay para sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Sa pagharap ni Simatu sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa 25.5 bilyong panukalang budget ng DNR sa ilalim ng 4.506 trillion pesos 2021 national budget, sinabi nito na bago sinagawa ang Dolomite Sand ay pinag-aralan munang mabuti ang benepisyo at posibleng banta nito sa kalusugan. Ipinaliwanag ni Simatu na hindi pulbos, bagkos ay granules lamang ang Dolomite na kanilang ilalagay sa Manila Bay. Kaya't hindi ito magtatangay ng hangin na posibleng malanghap ng publiko o kaya ay makairita sa mata. Sa katunayan, mismo ang Department of Health or DOH na nagbigay ng klarifikasyon na ang mga pinulbos na proseso ng pagdudurog ng Dolomite kung walang protective equipment ang nakalulusugan sa ating, nakapekto sa ating kalusugan.
Nalililis din namin yan tubig, ang dolomite, at naibababa ang acidity level nito. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Sa iba pang mga balita, nasawing walong taong gulang na PUI sa Pangasinan, pinaglamayan umano sa mga hotels at resort sa Calamba, Laguna, maaari na muling mag-operate ang report tungkol dito mula naman Santa Rosa, Laguna. Makakasama naman natin ang ating kabaysong na si Jaco Montano. Yes, good morning Makoy, good morning Angela, good morning mga kabalisong, good morning Batangas, good morning Balita. Nasawing walong taong gulang na PUI sa Pangasinan, pinaglamayan. Pinaglamayan pa ng ilang oras ang namatay na walong taong gulang na bata sa Mangaldan, Pangasinan. Ikinukonsiderang person under investigation or PUI kaya isinilalim sa home quarantine ang mga nakipaglamay. Mahigpit naman ang pagbabantay ng mga kapulisan at regular na pagmumonitor ng health authorities sa mga kaanak at kapitbahay na dumalo sa lamay. Ayon sa otoridad, binawian ang buhay noong Linggo ang 8 taong gulang na babae dahil sa pneumonia. Matapos nito ay porinarya na ang kumuha sa mga labi nito sa ospital at dineretso sa bahay kung saan pinaglamayan pa. Pero matapos mai-report sa pulisya, kinausap ang mga kaanak at agad itong ibinalik sa porinarya at agad inilibing. Habang hinihintay ang resulta ng COVID-19 test ng bata, naka-isolate na ang mga kaanak at kapitbahay na dumalo sa lamay. Makoy and Angela, sa ilalim ng Memorandum Circular 2020-063 ng Department of Interior and Local Government, lahat ng PUI at COVID-19 positive na namatay ay dapat nang i-cremate ng accredited funeral parlor and crematory services o mailibing. Samantala, mga hotel at resorts sa Calamba, Laguna maaari muling mag-operate. Muling pinapahintulutan ng pamahalaan ng lungsod ng Calamba ang pagbalik operasyon ng mga hotel at resorts sa lungsod kasunod sa paglalagay ng buong lalawigan ng Laguna sa Modified General Community Quarantine na nagsimula noong Setyembre 1 hanggang Setyembre 30. Batay sa anunsyo ni Calamba City Mayor Justin Mark Chipeco, pinapayagan ng mag-operate ang mga hotel at resorts ngunit hanggang 50% lamang ang kapasidad nito. Kinakailangan aniya na kumuha ng kaukulang permit or certification ang mga hotel at resorts owner mula sa Department of Tourism upang matiyak na sumusunod ito sa mga kaukulang protocols bago mag-operate. Hindi naman pinapahintulutan ang pagtanggap ng mga bisita na manggagaling sa mga lugar na sa ilalim ng General Community Quarantine at Modified Enhanced Community Quarantine. Nanawagan naman ang alkalde sa mga hotel at resort owners maging sa mga guests nito na palagi ang sundin ang minimum health protocols upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Makoy and Angela, yan ang ating nakalap na balita sa labas ng himpilan. At muli po paalaala sa ating mga kababayan, palagi ang tamang paghuhugas ng kamay, magsuot ng face mask at face shield, panatiliin ang strictong social distancing, at kung walang lalakarin o pupunta ang importanteng bagay, manatili na lang sa ating mga tahanan. Stay at home, ika nga. Ipagpatuloy po natin ang pagdarasal sa paghilom ng ating bansa at buong mundo. Naway lahat tayo ay tumalima dahil kayang-kaya ang pandemya basta't may disiplina. Mula dito sa Santa Rosa, Laguna, Jaco Montano nag-uulat sa Good Morning Balita ng Good Morning Batangas dito pa rin sa Balisong Your Home Radio. Magandang araw po sa inyong lahat. Naitingnan din ang balita mula dyan sa Santa Rosa, Laguna, mula sa ating kabaysong na si Jaco Montano. Maraming salamat. Samantala sa iba pang mga balita, paglaya ni Pemberton, pinoproseso na ng Bucor. Inaasikaso na ng Bureau of Corrections of Bucor ang pagpapalaya kay U.S. Marine Lands Corporate CPL Joseph Scott Pemberton na binigyan ng absolute pardon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tiniyak nga ni Bucor spokesperson Gabriel Chaglag na walang special treatment na ibibigay kay Pemberton at ihahalin tulad siya sa ordinaryong inmate. Kasalukuyang hinihintay pa ng Bucor ang mga papeles ng release order buhat sa korte at ng orihinal na kopya ng pardon niya. Sa Biyernes ay maaaring pagbalik Amerika si Pemberton. At kahit na tumagal ng ilang araw ang proseso nito, sinabi ni Chuck Lug na pipilitin nilang mapadali para agad nang matapos. Good morning, Balita! Good morning, Balita! At sa iba pa natin mga balita, 40% China-owned telco pwede na magtayo ng cell site sa loob ng kampo militar.
Kinumpirma ng Department of National Defense or DND noong Martes na pahintulutan na ang gobyerno ng pagpatatayo ng ilang cell towers ng Dito Telecommunity sa loob ng kampo militar. Dito sa Pilipinas, kahit kasama sa nagmay-may-ari nito ay ang gobyerno ng China. Ito ang inamin ni Defense Secretary Delphine Lorenzana noong Martes sa pagdinig ng budget matapos matanong hinggil sa kumpanyang pinagmamay-arian ng Davao businessman na si Dennis Uy, kaibigan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese state sa pamamagitan ng China Telecommunications Corporation. Yes, they will be allowed on comms that already also towers of Globe and Smart. Pagpapaliwanag niya hinggil sa nilagdaang Memorandum of Agreement ng Armed Forces of the Philippines at Dito. Pangangba ni Cagayan Oro de Oro Representative Rufus Rodriguez, 40% ng Dito ang pinagmamay-arian ng gobyerno ng China. Bansang nag-ookupa ng mga isla't bahura sa West Philippine Sea, kahit na 2016 pa lang ay may inaward na ang mga exclusive economic zone na ito para sa Maynila. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Mahigit 283 million pesos ilalaan ng gobyerno sa Virology Institute versus COVID-19. Pag-alaanan nga ng gobyerno ang 283 million pesos na halaga ng 4,506 trillion pesos na 2021 national budget na lilikhaing Virology Institute of the Philippines o BIP na magiging research center sa paghahanap ng gamot laban sa COVID-19 at sa iba pang mga virus. Ayon kay Albay Representative Joey Sarte Salceda, House Ways and Means Committee Chairman at mayakda ng BIP Bill HB 6793, nasa research and development ang hinaharap na ekonomiya ng Pilipinas at nakikita natin ang mahalagang papel na gagampanan ng BIP. Inilimbawa nga ni Aceseda na ang abaka ay mabisang surgical mask filter, habang ang virgin coconut oil naman ay sinasabing may maselang therapeutic potential laban sa mga throat virus at mga metals extractive industry. Ay marami rin na may dadagdag sa mga teknolohiya laban pa rin sa naturang sakit. Good morning, Balita! Good morning, Balita! At sa iba pa natin mga balita, COVID-19 cases sa bansa na dagdagan na ng 3,281 at umabot na sa 241,987. Muling umakyat ang kabuuang bilang ng kumpirmadong COVID-19 cases sa ating bansa noong Martes habang patuloy ang maluwang-luwang na General Community Quarantine or GCQ sa Metro Manila hanggang September 30. Sa huling taya ng Department of Health ngayong araw, nadagdagan pa ito ng 3,281 dahilan para mapirmi ang kabuuang viral infections sa 241,987 sa ating bansa. Naabot ang mga bilang na yan matapos makapagsagawa ng 2,686,157 na COVID test sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga lisensyadong RT-PCR at GenExpress laboratories. Kung susumahin, pinakamarami sa mga bagong kaso ang mga nagmula sa mga sumusunod na lugar. 1,420 sa National Capital Region, 263 sa Cavite, 204 sa Negros Occidental, at 197 sa Laguna, at sa Rizal naman ay 196. Sa kabila ng mga bilang na yan, tanging 52,893 na lang ang may tuturing na active COVID-19 cases sa Pilipinas, matapos iawas sa mga gumaling at mga namatay na sa pathogen. Nasawi naman na dulot ng virus ang 3,916 na katao sa ating bansa at mas mataas yan ng 26 kumpara sa naibalita ng gobyerno kahapon. Karamihan pa rin sa mga naitalang bagong casualty ay galing sa NCR. Siyam ang pinakakonti naman ito sa Bicol Region at Western Visayas at Eastern Visayas na pare-parehong may nai-record na isang casualty. Swerte namang gumaling mula sa COVID-19 ang 286 pa nating kaso, bagay na pag-angat sa bilang ng total recoveries na 185,178.
Sa ngayon, 27.3 million na lang ang tinatabla ng pathogen sa buong daigdig. Patay na naman mula dyan ang 881,464 ayon sa World Health Organization. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Sa iba pang mga balita, Vice President Robredo binira bias na absolute pardon ni Duterte kay Pemberton. Hindi nagustuhan ng ikalawang pangulo ang paggawa ni Pangulong Rodrigo Duterte ng absolute pardon kay ex-US Marine Joseph Scott Pemberton na napatunayang pumatay sa isang transgender Pilipina na si Jennifer Laude noong 2014. Tinutukoy ni Robredo ang special na detention facility sa Camp Aguinaldo na ibinigay kay Pemberton sa ilalim ng Visiting Forces Agreement o VFA kahit guilty na ang hatol sa kanya ng Korte ng Pilipinas. Kahapon ang kumpirmahin ni na Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. at ng Presidential Spokesperson Harry Roque ang hakbang na ito ni Duterte bagay na bumubura sa kanyang parusa. Paliwanag ni Digong kagabi, hindi raw kasi patas ang pagpiit kay Pemberton lalo na't wala raw record na makapagsasabing maganda o pangit ang inasal ng mamatay tao sa kulungan. Dahil dyan, ipinagpalagay na lang niyang naging mahusay ang asa niya sa loob dahil wala naman daw nakarating na reklamo sa Pangulo hinggil sa kanyang pag-uugali. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Kaugnay sa balitang iyan, abogado ni Pemberton, walang idea bakit nagbigay ng pardon si Pangulong Duterte. Walang nagpaalam sa kampo ni dating US Marine Joseph Scott Pemberton na napatunayang pumatay ng isang Filipina transgender woman na inaasikaso na pala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalaya sa kontrobersyal na mamamatay tao. Sa panayam ng ANC kay Rowena Flores, abogado ng pumaslang kay Jennifer Laude, iginawad ng presidente ang absolute pardon kay Pemberton kahit na hindi sila nag-apply nito kay Duterte. Aniya nauna pa nila itong nalaman sa mga media kaysa sa kay Duterte mismo. Kagabi nang ipaliwanag ni Pangulong Duterte na hindi naging patas ang pagturing kay Pemberton, lalo na't hindi daw ni-record ng Marines na nagpipit sa kanya ang kanyang good behavior, na nagpapatunay na sakop siya ng good conduct time allowance o GCTA, at una nang sinabi ng Olongapo Court noong isang linggo na dapat na siyang mapalaya kahit kalahati pa lang ng sentensya ang napagdusahan dahil sa GCTA. Good morning, Balita! Good morning, Balita! 5 billion pesos na ipalabas ng SSS sa pension loans. Umaabot na nga sa 5 billion pesos ang pondong na ipalabas ng Social Security System o SSS para sa pension loans ng 138,917 pensioner mula September 2018 hanggang July 31, 2020. Ang NCR ang naunguna sa pension loan disbursement na 1.75 billion pesos na sinundan naman ng Luzon na merong 1.57 billion pesos, Visayas na may 1.01 billion pesos at Mindanao na merong 724.12 million pesos na halaga. Ang Western Visayas ang may pinakamadaming umutang na 17,660 borrowers, sumusunod ang Northern NCR na may 17,073 borrowers at Southern Luzon na may isa na may 14,872 borrowers. Ang pension loan program ay inilunsad noong 2018 para pagkalooban ng secure low interest at convenient loan program ang mga retiree at pensioners. Sa mga may dagdag katanungan, ang mga pensioners ay maaaring tumawag sa SSS hotline na 1455 at sundan ang SSS Facebook page, Philippine Social Security System or Instagram account, My SSS PH, o sa Twitter feed, PHLSSS. Good morning, Balita! Good morning, Balita! At iyan ang kabuuang balita na ating nakalap ngayong umaga, of course. At syempre, bago tayo tumungo sa ating trivia of the day, pag-usapan natin itong kay Pemberton. Ako ay medyo na-curious lang, no? Sige, partner. Ano parang ang una ko kasing nakita agad dyan ay bakit dito sa Pilipinas ay ganun na lang kalambot ang hustisya.
kumpara sa hustisya na meron sa ibang bansa. Isa yan. Isa talaga yan. Yan ang una kong nasilip dito sa isyong ito. Kasi talagang araw-araw, no? Araw-araw natin na ibabalita. Araw-araw natin nagiging issue ito. At bawat isang tao ay may kanya-kanyang katanungan patungkol dito. Bakit nga ba? Yun ang unang-unang pumasok sa utak ko. Okay. Bakit ang hustisya dito sa Pilipinas ay hindi ganong kalakas? No? Hindi ganun ka-iting. Hindi ganun katapang, ika nga. Diba? Siguro dahil nga ito ha, para sa akin naman, ang kinakatwiran nila, dahil lahat tayo nabulaga dito sa balitang ito. Tayo Filipino, para tayo sa ating mga kababayan. Yes. No? At ito pa ang masama, na dayuhan pa yung mismong umapi o gumawa nito. At tinatawag naman talaga nating mamamatay tao na dahil siya'y nakamatay. Pero dun sa sinasabi nila na nagpakinta ng kagandahang ugali o asal sa loob ng kulungan, siguro nga yun yung kanilang pinagbasihan. Malamang hindi ka makakagawa dyan ng masama dahil nasa loob ka ng kulungan. Yun naman yung parte ko. That's right. Pero ako, sa tingin ko naman kasi, kahit masabihin natin nakagawa siya ng maganda sa kulungan, at sa kabila niyo ay meron siyang kasong kinakarap, itong ang pagpatay niya sa isang transgender woman kay Jennifer Laude. Para sa akin kasi, di ba, sa ibang bansa, most of the time ay kapag kaganyan ay may karampatang parusa talaga. No? It's either makukulong ka ng matagal na panahon, meron kang tinatawag na yung palit dugo, o yung blood... So may mga bansa kasi... May mga ganun, yung parang... Yes, o di ba yung iba pa nga, binibitay, di ba? Sa atin, meron tayo na dati yung death penalty. Yes, so kung yun yung maibalik. Pero para din nga, siguro, yung sinubaga naman tayo, ika nga. At mabigyan natin ng pagkakataon pa ang bawat isa ng mga nagkamali. Pero, syempre nga po, hindi pa nakakakalahati or halos kalahati pa lang ng sentensya sa kanya. Ako bilang kababayan, masakit talaga rin para sa akin na ganun-ganun lang na nagpakita lang ng kagandahang asal or ugali sa loob nga ng kulungan ay yun ay pinagbasihan. Pero siguro naman may mas mahigpit pa rin dahilan dyan si Pangulong Duterte kung bakit niya ginawaran talaga ng parol. Which is yun naman ang ano sa atin dito eh. Kapag ikaw ay nakulong at nasentensyahan ka, posible at ang bawat isa dyan ay mabigyan ng pagkakataon na maparulan. Yan nga ang inisip ko rin, no? Bakit yung mga ibang lahi ang bilis-bilis mabigyan ng parol? Bakit yung ating mga kapwa Pilipino ay ang tagal? Yan bakit? Yun ang gusto kong itanong talaga, no? Bakit? Okay. Yun lang. Napapunod ka ngayon, partner. Yung katanungan niya, anay, kung bakit ay katanungan din. Katanungan talaga ng lahat. Dahil, at lahat naman tayo talaga nagtatanong niya. Nagulat tayo eh. Dahil bigla-bigla na lang na yan, Timo, may meron agad siyang petsa kung kailan siya babalik. Oo, at even nga yung kanyang abogado ay pinapadali walang idea na binigla na meron na pala siyang parol. Yes, okay? Oo. At saka pinapadali na talaga nila ang proseso. Bakit nga? Bakit nga? Ano meron? What's wrong? Ano? Hindi naman siguro, di ba, yung parang meron kasi ako napanood ng movie, no, ma-share ko lang. No? Yung movie na yun ay parang highest leader din siya doon sa bansa na yun. Tapos ang ginawa niya, pinalaya niya yung nagkasala. Then after makalaya, ay pinapatay niya. Pero I'm not comparing that movie, no? I'm not comparing that movie to the present situation of our country, of course. Iba po yun, magkaiba yun, no? Paglilinaw ko lang, no? Disclaimer po dito sa ating programa, of course. Kumbaga, napapag-usapan lang natin yung tungkol nga yung may pembro. Parang ano ko lang, parang lumalawak lang bigla yung aking imahinasyon. Nagtatanong ako kung bakit nangyayari yun. Bakit ganito? Alam mo, partner, siguro nga it's time for forgiveness. At siguro naman sa pamilya, ganun man kasakit, wala na rin naman nga po tayong magagawa. Bilang isang Pilipino rin po ako, kung talagang yun na yung kanyang hatol sa kanya, wala naman tayong magagawa. So, bigyan na lang din nga talaga natin ang pagkakataon. Makapagbago siya. At siguro naman, hindi man natapos yung kanyang sentensya sa kanya, ay nakapagsisi naman at pinagsisihan naman niya. At ang bawat isa naman nga po sa atin ay mga nagkakamali din lang tayo, mga tao lang po.
Kaya, yun na, siguro, kaya binigay na rin ni Pangulong Duterte. Sige, pauwiin na yan. Okay? At sana, no, magsilbi din itong lesson, siyempre, sa ating mga kababayan, of course. No? Siyempre, tayo po dito sa Pilipinas, alam naman natin ang mga batas, no? Kung hanggat maaari po ay gamitin po natin ito sa tama. At wag po natin sanang hayaan na na tayo po ay matalo dahil ng ating mga pagkakamaling ito. Masakit yung bawat isa sa atin, Pilipino, na mababalitaan mo yung tayo na ngayon nagrabyado. Alam mo na tayo eh, pagkalo. Diba? Tayo na ngayon nagrabyado eh. Tayo pa, sila pa ang bibigyan diba? Ng kalayaan. Pero yun po, keep safe na lang. Keep safe na lang tayo. At may mas malalim pa pong dahilan dyan, si Pangulong Duterte, kung bakit niya naibigay. So yun ang ating alam. Siguro yung kagandahang asal na naipinakita niya sa loob. So, yan po ang ating ikangail na paghuntahan, na pagbaliktatakan ngayong oras na to dito sa ating Good Morning. At syempre, papantayan natin yan sa mga susunod na araw. Of course, sa mga susunod na araw, meron tayong makukuha pang mga iba pang mga impormasyon patungkol sa issue na ito. Yan. At syempre, yan nga po mga, mga balita natin para sa ating national news. Syempre, dadako na tayo sa isa sa mga pinaka-interesting part ng ating show. Of yes, course. Partner. Yes. At ano ito yan? Naman ang ating mga dagdag kaalaman, kakaibang discoveries at mga impormasyon at iba pa. Ito ang ating Trivia of the Day. Dagdag kaalaman ihahatid sa atin ng Trivia of the Day. Trivia of the Day. Trivia of the Day. Trivia of the Day. Yes, welcome po sa ating Trivia of the Day. Siyempre, bago tayo dumako dyan, magbatian muna tayo, no? Batian na naman muna yes. Bago tayo mag-trivia. Oo. Batian muna tayo, mga kabalistong. Yes, partner? Batiin natin si Nowena Del Rio, Irene Merueñas. Thank you so much sa inyong patuloy na pag-share nitong ating live video. Kay Mayor June Pajejo, Pacheco de Japa, Matt Kapanayan, kay Annalyn Arong, happy happy viewing. Maraming salamat po sa pag-share nitong ating live video. Thank you so much. To Ma'am Divina Bigcas, good morning Batangas. Keep safe everyone. God bless, watching from Cotabato City. To Ate Dulce Lara, watching all the way from Bootanawan City, Batangas. Maraming salamat. To Leone Tolentino Bathan, good morning Batangas. Good morning VJ Angela and VJ Mangoy. God bless you. Watching from Salinas, California. Wow. Shout out to mga relatives ko dyan sa Bangin, sa Nicolás Las Batangas. Happy, happy viewing. At meron pa nagtatanong dito, partner. Ano yung katanong ngayon? Yes, oo. Oh. Galing pa rin kay Mayor June Pacheco de Japa. Okay. Yung kanina nagtatanong, no? Tinatanong niya kung ano na ba ang status ng Transbilipa Batangas to commute transportation Calamba and Manila po due to COVID-19. As of the moment po, wala po kaming mga detalye mula po dyan. Pero susubukan po namin makakuha ng mga iba't ibang information po patungkol po dyan para maibigyan po namin kayo ng pabigyan daan po natin yung inyong mga concern. Ano po. Pero dun sa partner, sa biyaheng Batangas, Tulipa, meron pong bumabiyaheng mga yes, jeep. Oo, yan meron po yung po. May mga ikangay special permit galing sa LTFRB. May bumabiyahe na po Batangas, Tulipa. Yes, oo. Tulipa to somewhere na siguro naman po may mga jeep talaga. Kaya nga lang, transfer. Ang nililinaw lang po talaga ng Batangas City Grand Terminal sa ngayon ay yung mga buses. Wala pa po talaga bumabiyahe ng Batangas to Manila, Alabang, or someone. Pero ang alam ko, merong mga jeep na nga talaga na bumabiyahe. No? Pero siyempre, along the way, no, mag-jeep, makakarating ka rin dyan. Oo. Medyo mahirap, pero ando na tayo sa ito sa tinatawag nating new normal at siyempre ang mga bus transportation natin ay hindi pa ganun ka available as of the moment. Ang pagkakalam ko, kaya hindi pa rin sila talaga makabiyahe. Wala pa sila talagang permit na binibigay ang LTFRB. Kaya right. Ika nga, hindi naman sila para magpilit. Dahil ika nga, kaya hindi pa rin binibigyan ay para pa rin po yan sa ating kapakanan. Yes, sa ating bawat isa. Ano po, kaya wag na po ibang nagagalit na bakit wala pang biyahe, wala pang ganyan. Pinag-aaralan po yan at may mas maganda pong dahilan sila kaya hindi pa po sila talaga pinahihintulutan. Ang alam ko meron talaga mga private vehicles, yung mga PUVs natin, yung mga van, yung mga meron. Mula meron dito sa Batangas City, meron po nang biyahe talaga. Oo. Oo, yun ay per bookings po sila. So hindi ko lang po alam kung magkano yung mga rates nila pero as of the moment parang feeling ko nag-raise talaga sila sa mga 600 per book. No. Talagang mahal talaga, as in talaga, compared sa before nating transportation. Mas mahal ngayon kasi syempre, naka-private ka na, tapos konti lang yung laman. No? Yes, konti lang talaga, as in talagang sa isang van ay 6 lang kayo. Yan ha. So, batiin ko na rin natin sina Alex Beral Cheche at Army Villalonin, Rosa de Castro, Ramil Cueto,
Rina Briones, Aulak Bicar from Samoina, Thailand. And Annabel Gadores, Jing Alvarez, ang aking friendship na si Eric Melendres, si Lalig na Rabano Quartet, Pinsan Kong si Princess Karen Ciudad Gonzalez, Jersey Granger, Owen Magboo, Christian Lapore, Ferdinand Espina, Tita Cora Solis ng Azumba Love. Yan, ha? At happy birthday kay Precious Kamarty ng Bawan, Batangas. Belated, yes. Happy birthday. Good morning and happy birthday po. Good morning din kay Cors Bui, kay Noni Bergara, Mama Roche, Gachitorena, De Torres Denard, ganun din kay Francisco Toguerero, Tabuena, kaya Zereno, Jomel, Paz, Noli, who else is here? Jocelyn Isguera, happy viewing, ang dami nanonood. Todd Sparves, Loveras, Naval, Shirley, Amelita, Alamo, Claudio, kay Faye, kay Faye, Vianson Quinto, who else? Ayan, Ruby, Mansit, Franco, Larino, Rino, happy viewing po sa inyo dyan. Watching sa ating watch party, of course, sa ating page by Songer Home Radio Batangas. At syempre, ito na ang ating pinakamasayang trivia of the day. Kaya naman, magpapatagisa na naman tayo dito, Chang. Syempre, ano ba mga baon mo ngayon? Ako, mga baon ako. Para sa ating mga balisa nga, sir, syempre, partner, ha? Ito na. Did you know that instant coffee was invented in 1901? Whoa! Ano yun? 1901 yung ating instant coffee yan, ha? So, dun pala yan. Dahil dati naman yung ano, yung manumanong kape, yung dinuduktok. So, yan ngayon. So, 1901, na-invento na nga po yung instant coffee na. Instant coffee? Yes. Ah, okay. So, ito naman. Did you know that the human body of a 70-kilogram person contains 0.2 milligram of gold? Oh. Grabe naman pala talaga. May gold pala tayo sa ating katawan. Oh, di ba? May ginto ako. May ginto ako. Eh, pwede ko pala isang layon. Pakanap natin. Yan, ha? Eto naman, partner. Did you know that the rice is a staple food for 50% of the world's populations? Oh, 50% yan, ha, partner. Oo. Kasi ako, napakatawa ko sa kanin talaga. Okay. Did you know that the pearls melt in vinegar? Talaga. Oh, so, kapag sinasabi na kapag tunay na pearl yan, kailangan natutunan siya sa suka. Oo, yan. Okay, yan. May idea na tayo, ha? Okay, did you know that there is no butter in buttermilk? Oh. Tinawag lang siyang buttermilk, pero wala po siyang butter. Ah, okay. Oh, ito. Did you know that giraffes and rats can last longer without water than camels? Talaga? Oh, talaga? Oh, huh? Galing nun, ha? Eto, did you know that the electric chair was invented by a dentist? Kaya pala yung mga chair nila, parang kung isipin mo, pag naupo ka na nakakatakot. Pag nagtunta ka sa dentist, ang kanilang dentist chair. Ah, yun pala. Doon pala na yung electric chair natin. Mm-hmm. Okay. O, diba? Did you know that the crocodile can stick out its tongue? Talaga? Mm-hmm. Tama. Sige nga. Okay, did you know that rubber bands last longer when kept in refrigerator? Talaga? Okay, ala. So, kailangan i-refrigerate din yan? Oo, i-refrigerate mo yan para siya magtagal. Dahil yun yung plastic, kapag hindi mo yung nilagay sa malamig, kapag nasa mayat, mapapansin mo na parang nalulusaw siya or na-deform. Dahil rubber. Mm. Okay. Yeah. So, did you know that a woman blinks twice as much as men? Oo. Kami talaga lagi nagkaganyan. Oo, kasi mahilig kayo mag-beautiful eyes. Kala nyo kayo lang magaling kuminta, ha? Eto, did you know that only female mosquitoes bite? Oo, totoo yan. So, ibig sabihin po, kapag kayo'y nakagat ng lamok, babae po yun. Ah, yeah, babae lang pala nangangagat. Hindi nangangagat ang mga lalaki. Oh, so, yung mga babae talaga, nung hilig mga agat, no? Ito, did you know that the wind doesn't make a sound until it blows against an object? Wow, talaga? Hindi siya nagsasound? Wala. Akala natin. Nasipol. Oo, akala natin nasipol. Pala. Yung pala, kaya siya nasipol dahil sa mga lawis-wis ng puno. Oh, diba? Yan. Okay, did you know that the naming of tropical storms and hurricanes officially began in 1953? So, noon lang palang 1953, yung mga pangapangalan yan. Ng mga bagyo-bagyo, yung mga hurricanes na yan.
Ayan. So yan nga po ang aming mga baong dagdag kaalaman, kakaibang discoveries, mga impormasyon, at iba pa, yan ang ating trivia of the day. At magbabalik po ang ating Good Morning Balita dito pa din sa Good Morning Batangas ng Balisong Air Home Radio. Confirm ang saya. Good morning, Batangas. Good morning, Batangas. Good morning, good morning, good morning, good morning, Batangas. Ang programang ito ay inihahatid sa atin ng NITS David Trading and Air Conditioning Services, Gulod, Labac, Batangas City, Laksumana Dental Clinic, Counselor Eileen Ariola Montalbo, Rickmar Air Conditioning and General Services, RA Clarine Vision and Hearing Aid Center, at ng Para Tricycle of Batangas City. Come and let's celebrate beauty and intelligence as Balisong, your home radio, presents Binibining Batangas Quarantine 2020, the first biggest online beauty pageant in Batangas. Binibining Batangas Quarantine, kagandahang taglay. A culmination of beauty, intelligence, passion, and love. 34 of the most beautiful ladies in the province of Batangas will raise their flags. Come and be a part of Binibining Batangas Quarantine 2020. Batangas Quarantine. Happening this October at Balisong, your home radio. The first biggest online beauty pageant in Batangas. Binibining Batangas Quarantine 2020. Ano ang General Community Quarantine o GCQ? Ang General Community Quarantine ay tumutukoy sa pagpapatupad ng mga pansamantalang hakbang na naglilimita sa paggalaw at transportasyon, regulasyon ng mga pagbubukas ng mga industriya, at presensya ng mga unipermadong personel para ipatupad ang mga alituntunin ng Community Quarantine. Ito ay pinatutupad sa mga lugar na nabibilang sa moderate risk at low risk areas batay sa bilang ng mga kaso ng COVID-19. Sa ilalim ng GCQ, patuloy pa rin ipatutupad ang safe physical distancing at pagsusuot ng face mask. Ang publiko ay pinapayuhan din na palaging maghugas ng kamay. Anong mga aktibidad ang pwedeng gawin sa ilalim ng GCQ? Pagbili ng mahalagang bagay at serbisyo, pagtatrabaho sa mga opisina o industriyang pinahihintulutang magbukas. Sino-sino ang mga mananatili sa bahay? Sino mang wala pa sa 21 taong gulang, mga nasa edad na 60 taon at pataas, may immunodeficiency, comorbidity, o iba pang may panganib sa kalusugan, mga buntis, at kabilang na ang sino mang kasama sa bahay ng mga nabanggit. Ano-anong industriya ang maaaring mag-operate sa ilalim ng GCQ? Unang kategorya ng mga industriya. Pangalawang kategorya ng mga industriya. Pangatlong kategorya ng mga industriya. Ang trabaho sa lahat ng opisina ng pamahalaan ay maaaring magbukas ng ganap o sa ilalim ng katulad na alternatibong paraan ng pagtatrabaho. Walang hotel o mga katulad na establishmento ang pinapayagang magbukas maliban sa mga nagbibigay ng akomodasyon sa mga sumusunod. Ano-anong aktibidad ang ipinagbabawal? Malakihang pagtitipong hindi otorisado, non-essential activities, at may kaugnayan sa entertainment. Hindi hinihikayat ang mga pagtitipong panrelihiyon, ngunit sa anumang kaso ay hindi dapat hihigit sa 10 katao at tumatalima sa itinakdang minimum ng mga pamantayang pangkalusugan.
Suspendido ang mga residential o face-to-face classes sa buong panahon ng GCQ. Para sa basic education, dapat sundin ang Basic Education Learning Continuity Plan na inilabas ng DepEd. Ang pagbubukas ng klase para sa basic education ay sa 24 ng Agosto 2020 at magtatapos sa 30 ng Abril 2021. Walang harapang klase ang papayagan ng mas maaga sa 24 ng Agosto 2020 at mula naman sa Agosto 24, papayagan lamang ang harapang klase kung pahihintulutan at papasa sa local risk severity grading at may mahigpit na pagsunod sa minimum health standards na itinakda ng DOH. Ang mga aktibidad na may malaking pagtitipon ng mga mag-aaral ay mahigpit pa ring ipinagbabawal maliban sa mga isasagawa online. Sa mga higher education institutions, maaari nang magbukas ang online education sa anumang oras. Ang mga HEIs na gumagamit ng flexible learning ay maaaring magbukas anumang oras sa Agosto 2020. Ang mga HEIs na gumagamit ng face-to-face o harapang klase ay hindi maaaring magbukas ng mas maaga kaysa sa ika-1 ng Setyembre 2020. Magbibigay din ng online o e-learning trainings ang TESDA para sa kanilang technical vocational education and training. Maaari bang mag-operate ang mga pampublikong transportasyon? Ang mga sektor ng road, railway, maritime at aviation ng pampublikong transportasyon ay magbubukas ng may bawas na operasyon at pansasakyang kapasidad. Ang mahigpit na 1 metrong distansya sa pagitan ng mga pasahero ay dapat sundin. Pinapayagan ang limitadong operasyon ng mga mall at shopping center maliban sa mga establishmento at mga serbisyong panlibangan na mananatiling sarado. Lahat ng pampubliko at pribadong proyekto sa konstruksyon ay pinapayagan na rin. Aling mga industriya ang hindi papayagang magbukas? Mga establishmento sa paglilibang, pagsusugal at fitness, industriyang pambata at panturismo. Pinapayagan ang mga individual na pag-ehersisyo sa labas gaya ng paglalakad, jogging, pagtakbo, pagbibisikleta, golf, swimming, tennis, badminton, equestrian, range shooting at skateboarding sa mga lugar na nasa GCQ. Ang kooperasyon ng bawat isa ay kailangan upang maging epektibo ang pagpapatupad ng GCQ nang tuluyang mapuksa ang COVID sa ating bansa. Stay safe, stay at home. RMALS, Innovative Technologies Incorporated, is RMA Pro Lights and Sounds. With a complete line of features, the latest and the state-of-the-art equipment, with innovative concepts, creative design, and flawless execution. Definitely, all you need is RMA. For all of your event needs, there is RMA. Visit RMA Warehouse at Salabandos, Ibaan, Batangas, or call 0939-937-4332 or 0905-834-9888. RMA Pro Lights and Sounds. Good morning, Batangas. Good morning, Batangas. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Batangas. Ulat panahon. Ulat panahon. Good morning mga kabaysong, nandito na naman ang ating ulat panahon para sa araw na ito. Ayan. So sa kasalukuyan nga po, wala pa naman tayong binabantayan o minomonitor na bagyo o low pressure area o anumang sama ng panahon na nakakaapekto po sa ating bansa. At kasalukuyan po ay meron po tayong easterlies, no? Ito po yung kasalukuyan nakakaapekto po dito po sa ating bansa ngayon na hanging nagmumula po sa dagat Pasipiko. At ito po ay nakakaapekto dito po sa Luzon.
Kaya asahan po natin na patuloy po nating maranasan ang mainit o hanggang sa malinsang panahon sa halos buong kapuluan po sa loob po ng 24 oras. Para sa Luzon, sa magiging lagay po ng panahon, makaranas po tayo ng maganda o maliwala sa panahon kung saan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na medyo malinsangan at mainit na panahon sa bandang tanghali. Pero asahan pa rin po ang pabugso-bugsong pag-ulan, dulot pa rin ng isolated rain showers, lalong-lalo na po sa gabi. Aagwat po ng ating temperatura para sa buong Luzon. Sa Metro Manila, ang Metro Manila po ay kasalukuyan ngayong nasa 25 to 33 degrees Celsius. Baguio City, 17 to 25 degrees Celsius. Lawag City, nakasalukuyan pong nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang Tugigaraw po ay kasalukuyang nasa 25 to 34 degrees Celsius. Legazpi City po ay kasalukuyan ngayong nasa 25 to 33 degrees Celsius. At ang Puerto Princesa City naman po ay kasalukuyan ngayong nasa 26 to 33 degrees Celsius. Sa Visayas at sa Mindanao naman ay fair weather pa rin ang ating mararanasan kung saan bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. Ngunit asahan naman na mayroon pong pag-ulan dulot ng mga isolated rain showers at thunderstorm. Ang maximum temperature na naitala ngayong araw para sa Cebu City. Ang Cebu City ngayon ay nasa 26 to 32 degrees Celsius. Iloilo City po ay kasalukuyan ngayong nasa 25 to 33 degrees Celsius. Tacloban City na nasa 26 to 31. Ang Zamboanga City po ay kasalukuyan ngayong nasa 24 to 33 degrees Celsius. Ang Cagayan de Oro po ay nasa 24 to 33 degrees Celsius. At ang Davao City naman po ay kasalukuyan ngayong nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa araw po ng Huwebes, Biyernes at Sabado, asahan pa rin po natin ang maayos, maalisangan, magandang panahon, of course. At asahan pa rin po natin ang biglaang buhos ng ulan dahil pa rin po sa thunderstorm. At ang agwat po ng temperatura natin ay maglalaro lamang po sa 33 to 32 degrees Celsius. Sumingat po ang haring araw kanina, dakong 5:45 po ng madaling araw at asahan po na ito po ay lulubog mamaya pagsapit naman ng 6:03 ng hapon. At yan po muna ang ating weather update para po sa araw na ito. Para sa iba pang mga detalye, maaari kayong mag-log on sa www.bagong.pagasa.dost.gov.ph/weather. Iba ang laging handa, magsiguro at laging tumutok sa Bayasong Your Home Radio para pa rin sa confirmed na balita. Ako po si Makoy at ito po ang ating ulat panahon. Ulat panahon. Kalusugan ay kayamanan, kaya huwag pahuhuli sa mga balitang pangkalusugan. Good morning, Batangas. Good morning, Batangas. Yes, good morning Batangas. Pa rin po tayo sa maayo po ako. Isa na naman ating edisyon ngayon sa ating balitang pangkalusugan. Ako po ang inyong Chang Angela at ngayong umaga nga pong ito, tayo ay may pag-uusapan na napakahalaga at mga impormasyon ang ibabahagi po sa inyo para sa ating balitang pangkalusugan. So, ano nga ba ang ating pag-uusapan ngayon para sa ating balitang pangkalusugan? Ito po ay ang mga benepisyo mula sa papaya. Yan ha, dahil ito isang napakasarap na prutas at gulayin. So ang papaya nga po ay isang tropical fruit na masarap at tiyak naman na maaakit ka sa itsura at sa lasa nito. Bukod sa mga magagandang benepisyo na makukuha dito, ang papaya ay orihinal na nagmula sa Amerika. Mula nung unang panahon, sinasamba ng mga Mayans ang puno ng papaya at tinatawag din nila itong Tree of Life. Dahil sa dami ng bentahing nakukuha dito, maging ang sikat na si Christopher Columbus ay naging paborito ang papaya. Ang prutas na ito kasi ang ipinagsasalubong niya sa mga katutubo at sa mga manlalakbay na kasama nung panahong yon ni Columbus. Ginagamit din ng mga katutubo ang katas ng prutas, dahon at buto ng papaya para ipanggamot sa tiyan gaya ng pagpatay po pasintabi sa ating mga kabalisong na kumakain ha, yung pagpatay sa mga bulate sa ating tiyan. Yan, isa yung sa pinakamabisang ginagamit nung panahong una pa man. At ginagamit din ang papaya nating mga kababaihan ha, at syempre sa bansang India, Pakistan at Bangladesh, ito ay ginagamit at pinaniniwalaan nila na
pampigil sa pagbubuntis at yun, bagamat bawal nga po talaga sa atin yun, sa kanila ay legal yung pagpapalaglag. So yan yung ginagamit nila. So narito ang mga ibang benepisyo ng mga papaya. Una, para sa atin lahat, ah, hindi lang sa kababaihan, pampakinis ng balat. Mabuti itong gamitin pack na pack para sa mukha, para maalis ang mga dumigaya na mga white and blackheads. Maging ang infection sa balat at acne ay ginagamot din ito. Ang tagline nitong papain ang siyang nagtatanggal ng mga dead cells sa mukha, kaya naman ang resulta ay isang sariwa at kumikinang na balat. Ikalawa, pampababa naman ang cholesterol. Dahil mayaman sa fiber ang papaya, pinabababa nito ang antas ng cholesterol ng ating mga dugo. At ang enzymes din na taglay nito ang nagbabalanse sa ating mga dugo upang maiwasan ang heart attack. Ikatlo, anti-aging. Yan ha. Mahusay din po ang papaya para mapigilan ang ating mga pagtanda dahil nakatutulong itong mag-moist ang ating mga balat at maiwasan ang pagkatuyot kaya hindi agad nagkaka-wrinkles. And then ito pa, panlaban din ito sa mga paninigas po na dumiyay. Pasintabi ha, sa ating mga kabalisong na nahihirapan kayong maglabas ng ating dumi o yung nagtitibi. So ito nga po, dahil nga sa fiber at enzymes sa taglay nito, maiwasan ang constipation o paninigas po na ating dumi dahil tumutulong itong tunawin ang mga pagkain nasa sa ating tiyan. Ang juice ng papaya ay panlaban din sa colon cancer dahil nililinis ito ang daanan ng ating mga dumi. Lilinisin din ito ang mga maduduming likido sa ating colon. At ang ikalima ay ang contraceptions. Sa isang pag-aaral ng mga eksperto, pinakakain ng papaya ang mga adult monkeys at naobserbahang nawala ng gana ang mga ito na makipag-sex kahit pa nagbibigay na ng signal ang mga babaeng unggoy para sa kanilang mating. Dahil dito, maraming naniniwala na mahusay din nga na contraceptives ang papaya, lalo na kung ang iyong partner ha, ay mga mahilig sa sex. At bukod dito, tumutulong din ang papaya para maging regular ang ating buwan ng dalaw sa ating mga kababaihan. Maging ang pamumulikat ay maiwasan din sa mga panahon na meron po tayong buwan ng dalaw. Ayan ay sa pamamagitan ng regular na pagkain ng papaya. At iyan po ang ating mga payong pangkalusugan, mga mahalagang impormasyon na mga benepisyong maibigay at dulot sa atin ng papaya. Kaya't iyan po ang ating balitang pangkalusugan. Hatid sa inyo ng Good Morning Batangas dito pa rin sa Balisong Your Home Radio. At susunod na po ang ating balitang Batangas at mga entertainment news sa aming pagbabalik. Good morning, Batangas. Good morning, Batangas. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Batangas. Ang programang ito ay inihahatid sa atin ng Nitz David Trading and Air Conditioning Services, Gulod, Labac, Batangas City, Laksamana Dental Clinic, Counselor Eileen Ariola Montalbo, Rickmar Air Conditioning and General Services, RA Clarine Vision and Hearing Aid Center, at ng Para Tricycle of Batangas City. Good morning, Batangas. Good morning, Batangas. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Batangas. Ang mga kaganapan sa ating lalawigan atin ang papasadahan sa Balitang Batangas. Balitang Batangas. Balitang Batangas. Balitang Batangas. Ito pa rin ang Good Morning Batangas para sa ating mga... Yes, muli po nagbabalik ang Good Morning Batangas para sa ating mga Balitang Batangas. Mga establishmento sa Batangas na kasusunod na sa minimum health standards. Inulat nga ni EBDMT Monitoring Team Head Mando Lasarte September 8 na halos lahat ng business establishment sa city proper ay sumusunod na sa minimum health standards at istriktong implementasyon ng safety at health protocols kontra COVID-19 sa kanilang mga establishmento. Ayon kay Lasarte, ilang ulit na binisita ng team ang establishments at napatunayang ipinapatupad nga ng mga ito ang physical distancing, no face mask, no face shield, no entry policy.
checking ng body temperature at paglalagay ng plastic barriers sa mga counters, pagkakaloon ng logbook, food bath, hand washing station, markers sa sahig at upuan at iba pa. Labing dalawang grupo naman ng monitoring team ang binuo ng pamahalang lungsod para tiyaking sumunod ang mga establishmento, construction projects at mga barangay sa health protocols at quarantine guidelines ng Batangas City. Balitang Batangas. At sa iba pa nating mga balita, mga proyektong pangkabuhayan ngayong pandemya, tinalakay ni Co-op Chief Celia Tienza. Inilatag ni Batangas Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Office o PCLEDO Chief Ginang Celia Tienza ang mga isa sa katuparan at ikinakasang mga proyektong pangkabuhayan ng pamahalang panlalawigan na tinututukan ni Governor Dodo Mandanas bilang isa o kabilang sa kanyang governance trust na HELP o ang Health, Education, Livelihood and Protections of Life, Property and Environment Program. Sa panayam sa Biyaheng Kapitolyo, ang auspicial na radio program ng Batangas Capitol noong ikatatlo ng September taong kasalukuyan, binigyan din ni Ginang Atienza na isa sa mga tinututukan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang pagtugon sa pangangailangang pangkabuhayan ng mga Batanggenyo. Na sa gitna ng pandemya, patuloy ang pamamahagi ng Kapitolyo ng Livelihood Assistance. Kabilang dito ang inaprubrahan ni Governor Dodo Mandanas na 7.2 million pesos na loan assistance para sa 13 na kooperatiba sa lalawigan na may 0% interest na inaasahang malaki ang may tutulong upang mapalakas at makabawi ang mga ito mula sa crisis na dulot ng COVID-19 virus. Dagdag pa dito, ang proyektong katuwang ang mga private sector partners ng pamahalaang panlalawigan kagaya ng Aboitiz Foundation na magbibigay ng mga bangkang demotor na nagkakahalaga ng 65,000 pesos bawat isa sa 20 mangingisda na naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Taal. Inaasahan sa pamamagitan nito, mas mapapaganda nila ang kanilang paghahanap buhay at paglawan ay makapagbuo sila ng isang kooperatiba. Nakalinya rin ang pagsasanay sa baking para sa mga child volcano evacuees na ngayon ay nananahan sa Talaibot Interior Resettlement Site ng Bayan ng Ibaan. Nauna na rito ang pagtatayo ng communal garden para rin sa nasabing komunidad na isa katuparan katuwang ang Provincial Agriculture Office. Dinalakay rin ang hepe ng PCLEDO na tumatayo rin pambansang pangulo ng Liga ng mga Cooperative Development Officers sa Pilipinas na ang ongoing ang programang pangkabuhayang mobile market na isinasakatuparan sa pakikipagtulungan ng mga kooperatiba sa iba't ibang panig ng lalawigan. Malapit na rin mag-ikot ang mga 5 mobile markets na mula sa 10 bahagi mula sa Department of Energy ng lalawigan na site ng mga electricity producing companies. Nakatakda ang mga itong magdala ng mga paninda sa mga sari-sari stores sa mga barangay sa lalawigan na hindi makapamili ng mga stock dahil sa umiiral na lockdown. Kapwa ito ay binahagi ng proyektong Health in Motion at ibinahagi rin ni Atienza na inaasahan niya ang mga kababayang Batanggenyo na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang magbahagi ng mga idea para sa mga posibleng negosyo. Ngayong panahon ng pandemya, kung kinakailangan at mahirap ang physical na pakikipag-ugnayan sa mga kliyente dahil sa physical distancing at pagbabawal sa mga mass gatherings. Gumagawa na rin ang paraan ng PCLEDO para patuloy na may paabot ang karapatang ayuda upang mapanatiling buhay ang mga negosyo at kooperatiba. Balitang Batangas. Batangas. Bagong unit ng ambulansya ay pinagkaloob ng lalawigan sa isang ospital sa Calatagan. Isang bagong unit ng ambulance ang pinagkaloob ng lalawigan ng Apacible Memorial District Hospital sa bayan naman ng Nasugbu, Batangas. Isinagawa ang turnover ceremony itong Lunes, September 8, 2020 sa pamamuno pa rin ni Provincial General Services Officer Paulita Maneha. Ang pagkakaloob ng ambulance ay isang ayon sa direktiba ni Governor Dodo Mandanas na layunin na mas mapabilis ang pag-responde sa mga nangailangan ng emergency response o paghahatid ng mga pasyente sa ospital, lalo't higit ngayong panahon ng pandemya.
Samantala, ikinakasa na rin ang susunod na turnover ng naturang medical service vehicle bilang hatid na tulong para sa iba pang lokal na pamahalaan o district hospital sa naturang lalawigan. Balitang Batangas. Batangas. At sa iba pa natin mga balita, bilang ng mga recoveries at confirmed cases ng COVID-19 sa Batangas, patuloy na tinututukan. Batay sa uling datos na nilabas ng Provincial Department of Health Office o PDOHO noong Martes at 8 ng September, taong kasalukuyan, ganap na 3 ng hapon, ay patuloy na tumataas ang bilang ng mga recovered patients sa COVID-19 sa ating lalawigan, kung saan may 59 na bagong naitalang gumaling. At upang magkaroon ng kabuuang 1,784 na kabuuang bilang ng recoveries. 272 naman ang naitalang new confirmed o additional cases upang magkaroon ng total tally ng positibong kaso sa COVID-19 sa probinsya na 4,184. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang magiting na pagganap ng ating mga frontliners ng pamahalaan at ng ating mga lingkod bayan sa kani-kanilang mga tungkulin upang tuluyang masugpo ang COVID-19. Paalaala sa bawat isang Batanggenyong kabalisong na sundin ng mga minimum health standards tulad ng physical distancing, madalas sa paghuhugas ng kamay at pagsusot ng face mask at face shield kung lalabas ng tahanan. Balitang Batangas. Batangas. Sa iyo pang mga balita, dalawang babae timbog sa pamimiki ng lisensya. Dalawang babae ang ginagawa ng mga peking lisensya sa pagmamaneho ng mga naaresto ng pulisya kamakalawa sa bayan ng San Juan, Batangas. Nakilala ang mga sospek na sina Joy Nepomuceno at Ronaline Umali, kapwa residente sa nasabing bayan. Ayon sa ulat, may nagbigay impormasyon sa pulisya na gumagawa at nagbebenta ng peking driver's license sina Nepomuceno at Umali, kaya agad nagsagawa ng bypass operation ang mga operatiba, dahilan kaya nadagip ang dalawang sospek. Kusa namang sumama sa pulisya ang dalawang sospek nang dakpin sila ng sa nasabing lugar. Nakapit na ngayon ang dalawang sospek na kapwa sinampahan ng kasong falsification of public documents. Balitang Batangas. Batangas. Ariyan ang kabuuang detalye ng ating mga balita para sa Good Morning Batangas. Tara na at pag-usapan naman natin ang mundo ng entertainment showbiz dahil susunod naman ang entertainment news. Good Morning Batangas. Good Morning Batangas. Good Morning. Good Morning. Good morning. Good morning, Batangas. Good morning, Batangas. Good morning, Batangas. Welcome back sa Good Morning Batangas. Siyempre, quick change tayo, partner. Ito pa rin po. Nagbago. Yes, that's right. Ito naman ang ating entertainment news ngayong Miyerkules. Yes. Pamilya ng pumanaw na vlogger kinumpirmang COVID-19 ang dahilan ng cardiac arrest. Nakakalungkot mang isipin pero wala na nga po ang ating iniidolong si Lloyd Cafe Cadena na mas kinala sa kanyang pagiging vlogger sa kanyang YouTube channel. Yes. Iniayag nga ng kampo ng pumanaw na vlogger na si Lloyd Cafe Cadena sa COVID-19 ang naging sanhi ng cardiac arrest na kumitil sa kanya. Sa isang Facebook post mula sa official account ng vlogger, kinumpirma nga ng kanyang pamilya na nagpositibo sa coronavirus si Lloyd bago ito inatake sa puso. Base sa naturang post na confined muna si Cadena sa ospital nitong September 1 dahil sa matinding pag-ubo at lagnat. Sumailalim na sa swab test si Lloyd nitong September 3 at bagamat lumabas sa positive siya sa virus, ay nananatili naman siyang stable at ang kanyang vital signs ay maayos. Ganun pa man, alas 5 ng umaga kinabukasan September 4 ay natagpuan na lamang siya na wala ng pulso. Agad namang sinailalim sa cremation ang labi ni Cadena at inilagay naman sa isolation ang lahat ng mga nakasalamuhan nito sa isang ospital.
nakakalungkot, no? Doon pala rin talagang dahilan. Mm-hmm. So ito naman, isa pa rin nating pag-usapan ngayon, si Ayay pinatulan ang revelasyon ni Bibi tungkol kila Rostum at Piolo. Naku, bakit? Na, nagsalita na. Inintindi na lang ng komedyante na si Ayay de las Alas ang pagtawag sa kanya ni Bibi Gandang Hari bilang hypocrite. Aba! Hypocrite. Hypocrite. Ito ay matapos almahan ni Ayay sa pamamagitan ng direct messaging ang mga bagong revelasyon ni Bibi kaugnay sa nakaraan nito bilang si Rostum kasama ang aktor na si Piolo Pascual. Talaga ba? Oo. Totoo? Nakausap ko kasi kanina si Ayay. At ibinahagi nga daw ni Bibi sa vlog nito noong August 30 ang mga pangyayari umano sa pagitan ni na Rostum at ni Piolo sa San Francisco. Aba. Noong sa California noong 2001, mm-hmm, gamit ang mga pangalang David at Jonathan. Pero kapansin-pansin na kahit naitago ang kanilang mga pangalan, ay ilang beses na rin nadulas si Bibi nang mabanggit nito ang kanilang mga totoong pangalan habang nagkukwento. Nadulas rin siya. At sinabi nga po ni Ayay kay Bibi na mag-move on ka na kay Papa P. Ha? Mm-hmm. Tinanong ng komedyante kay Bibi kung hindi pa ba ito masaya sa nangyayari sa kanyang buhay. Yan nga ang kakani Ayay ha. At ayon sa komedyante, marahil ay ibang tao na si Bibi kumpara sa nakilala niyang matalit na kaibigan na si Rostum. Mm-hmm. Yun naman pala. Kumbaga, iba yung pagkakilala niya eh. At posible ay niya na marami nang nangyari sa buhay nga ni Bibi na nagbabago na sa buhay niya. At bilang sagot ay sinabi naman ni Ayay kay Bibi, birthday mo, kaloka, huwag ka na mag-emote. May pa hypocrite ka pa, enjoy mo na lang yung birthday mo. Ingat, yes, and keep safe. So, inanda na lang yan kasi magkaibigan naman talaga sila. Parang huwag ka na mag-emote, mag-move on ka na. Nag-word lang sa mga revelations, no? May Rostum and Piolo pala before. Tapos na yun. Oh, that was before, no? Kaya sabi ni Ayay, move on ka na. Di ba masaya ka na at malaki na yung pagbago mo bilang Bibi at dating Rostum. Ah, naman. Okay? Siyempre, napakaganda na ngayon ni Rostum. Sobra. Bagay na bagay sa kanyang pangalang Bibi Gandang Hari. Gandang talaga. Gandang Hari talaga, no? Oo, piling ko kasi kaya niya ginawa yung Gandang Hari dahil ano eh, na-trigger siya kay Vice Ganda. Kasi di ba meron tayong Vice Ganda. Yun, Vice pa lang yun. What more pa kaya kung merong President Ganda, di ba? Siya, Bibi Gandang Hari. So yan ha, good luck sa iyo Bibi Gandang Hari and keep safe ka dyan kung nasaan ka man ngayon. At kay Piolo Pascual. Kung ano man yun. Oo, forget and forgive. Oo, at kay Miss Ayay of course. Ayan, tama yan, dapat positive lang. Dapat positive lang talaga, no. Huwag ka na magpa-hypocrite. Bibi Gandang Hari, maganda na ang buhay mo. Happy birthday to you. Parang ganun ang gusto niya sabihin, di ba? Pati nga na birthday mo naman, happy birthday sa iyo. So, yan nga po ang ating mga entertainment news, ang ating chikahan, chismisan ngayon sa umagang ito. At once again, ako po si Angela. At ako naman po si Makoy. At kayo'y nakatutok pa rin po dito sa Good Morning Batangas. Yes, maraming salamat po. Thank you so much. At syempre, yan ang ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Sa lahat ng mga nakasama natin na tumutok kaninang alas 10 ng umaga, maraming salamat po sa inyong pagsama. At syempre, ano? Batiin natin. Syempre, bago tayo magpaalam, batiin at pasalamatan muna natin ang ating mga kabalinsong na talaga tayo sinamahan. Nariyan po si Sir Ramil Cueto, Everett Agustus Magboo, si Pangulong Richard Erickson Talag ng San Roque, Bawan, Batangas, Lea Domon de Leon Dumapat, at kay JJ Lajo, so si Sir J. Kalalo ng Bawan, Batangas din po. Kay Ate Mina ng San Pedro, Laguna. Thank you for watching sa inyong pamilya dyan. Keep safe. Kay Sir Robert Arena. Yan, Sir Robert Arena. Oy! Brother Robert Arena, Team Payaman. Wow. Kay Boss Oman at sa inyong mga dyan. Happy viewing sa inyo dyan. Good morning, Batangas sa inyo. Keep safe kung nasan man kayo ha. At wag sana kayo makalimot kasi malapit ang birthday ko. Yan! Mga tropa pips ko. Pwede yung madaan sa akin bago sa akin. Ay, wow! Ikaw yung may birthday? Siyempre, para naman may participation ako para sa birthday mo. Oh, naman. Diba? Siyempre. Pwede naman po dumira. Ano yun? Pero... bakit may ganon? Ikaw yun. Hindi, walang ganon. Joke lang po yan. Kagabi so, meron. Confirm na confirm kagabi. Wala yung kagabi. Yes, at ang aking sister, si Janet Sanchez from Abu Dhabi.
Thank you for watching dyan. Keep safe, sis. And see you soon kay Mami Chrissy na magbe-birthday din sa 17. Uy! Advance happy birthday, Mami! Yes, at ang Sumba Love ng Bawan, Batangas. Yes. At kay Ate Ina Perez ng Australia na lagi nakatutok. Thank you po for watching, mga kabalinsong. Keep safe po kayo. Yes, partner, ikaw. Yes, happy happy viewing pa rin kay Ma'am Leonie Tolentino Badhan, watching all the way from Salinas, California. Shout out sa mga relatives niya sa Bangin, San Nicolas, Batangas. Happy happy viewing po sa inyo dyan. Keep safe. Kay Michael Galang, ayan, mahal daw talaga ang biyahe ngayon. 700 pesos daw per head from Bacoor, Cavite. Mahal talaga. Okay, Ma'am Lizelle Saradola, good morning Batangas from Calibo, Auckland. Wow, watching all the way from Calibo. Ha? Thank you so much. Yan. Mami Christy, ayan, papatay-patay daw yung signal niya. That's alright. No? Okay, maraming salamat pa rin. Thank you so much. Ganun din kay Annalyn Arong, ang sarap makinig at manood sa inyo habang nagluluto ako ng lunch. Tinola at nilabong talong na maliit. Maliliit at sitaw ang sabagoong at ang menu niya. Ang sarap, no? Ang sahog daw ng kanyang tinola ay papaya, patatas, at repolyo. Wow, parang nilaga, no? Sarap. Yum. Yes. Happy viewing din kay Georgina Montemayor at binabati niya. Of course, si Ate April at Ate Lisa na nanonood at sasahod daw ng SAP. Uy! Wow, buti sana pa sila. Lahat may pa-SAP. Sana lahat. Okay. Sa lahat na mga sasahod ng SAP ngayon, ha, make sure na yung pera po, igamitin po natin sa dahil tama. Dahil yan naman ay ibinigay sa atin bilang ayuda. Oo. So, ikaw nga ay pambayad ng tubig ilaw or pwede po nating pasimulan sa isang negosyo. That's right. Maliit na negosyo po yan. Mm-hmm. Correct. Para mas mapapaikot po natin yan. Mm-hmm. Ano? Hindi so, yung ipang liriband mo, kaya naman ipang beauty parlor mo, di ba? Pampatato. Oh, di ba? Nagpapaglutad rin pa nga yung iba. Di ba yan? SAP po yan. Yan po ay ayuda mula sa taong bayan. Sinabi ka po yan ay SAP. Yan ay ayuda. Yes, oo. Happy viewing din kay Buena Del Rio. Maraming salamat sa patuloy na pag-share nitong ating live video. Thank yes, you so much. You. Irene Marvenas, keep safe sa Marikina City. Yan. Yes. At syempre kay Jeric Valencia. Ano siya all the way from Bulbok. Bulbok, Lipa City. Maraming salamat, Jeric Valencia. Happy, happy viewing sa'yo. Keep safe, bro. Keep yes. safe. Yes. So, samantaling ko na rin, kahit medyo late na nga po, mm-hmm. si Sir Alan Jeff, Ilaga ni Bangilisa, ang Pretty Bigla nito. Ako isasama sa'yo isang araw. At Kuya Christian Labore nang nasa sa LA, Tita Cora Solis, at si Pam, at ang inay Aida Sosing from wow. New York. Happy, happy viewing. Siyempre, yung kalimutan si John Raymond Sosing from Qatar. Keep safe kayo. Dyan. Yes, extra large po ang size ko, ma'am. Tapos, size 46 po ang aking sapatos. Yes, pwede po, sir. Ang aking bestie na si Rhea Castilla Malasigan at kay Aaron na nasa sa Las Vegas. Nagtatanong siya ng yes, mga size. Yes, size 46 po tanong ako lang. Sa ano. Opo, bahala na po kayo. Bestie. Merry Christmas and happy, happy new year sa inyo, advance. Rhea, nakatuto ka. Pati na rin natin, belated happy, happy birthday sa'yo. Precious ko, Martin, si Jessa Girl ng Bawan, Batangas. Ay, parang kailangan ko yata magpa-treatment. Oh, pero hindi po yun galing sa SAP, ha? Okay, mag-alala. Oh, galing po yun sa aking butas na bulsa. Oh, di ba? Pero nga, ano, iba talaga, nakakuha lang ng SAP, eh. No? Batiin ko lang din, ha? Magandang-magandang umaga, si Gary Sarmiento Varela. Maling Akala is also watching. Course, who else? Course Bui, Bell Bell, who else is here? Michael Hack, Randy Martinez, Monton, Giancarlo, Juby Ann, Lumbres Carandang, Lois Moya, Rolando Ibaristo, Ahmad Sanduyogon, Mac, okay, Mac Colarin, happy, happy viewing. Kayo po ang maglalaro bukas. Parang ano lang, no? Parang... Nakakatuwa lang po talaga. Ang dami nanonood sa atin. Maraming salamat, guys. Hindi kayo talaga ng time para kayo mabati namin si that's Joe right. Kaban. Yan, ha? Si Pa, Konsehal Junjun Gamboa ng Batangas City. Uy, Konsehal Junjun. Panonood kay Konsehal. Kailangan natin niya maimbitahan. Maimbitahan niya po. Alam mo, talagang lagi siyang nakasuporta sa atin. Pero sabi niya, huwag mo na lang naman akong invite. Alo, grabe naman yun. So, sana thank you so much tayo one of these days. Parang sana nga kahapon pupuntahan ko yan.
Kailan kaya ulit tayo pwede, Concierge? Ay, sabihin, ikaw lang naman eh. So, sige po, Concierge. Thank you so much kay Concierge Halala Isha Cruz. Thank you so much din po. At syempre, yan nga po ang ating mga nakatuto kay Sir Randy Babasa at ang aking sis Elvie Lopez, ang mga frontliners dyan sa Bayan ng Babaan, sa Bayan, Barangay Marindig, Alagao, kay Boyet Karingal, my dear. Thank you so much. Sir Boyet, happy viewing. And happy birthday nga pala kay Maria Pe, watching all the way from Angeles City, Pampanga. Wow, sa pang ba ito, Angeles City, Pampanga? Happy birthday sa'yo. Wishing you all the best in life, good health, and more birthdays to come. At syempre, sa lahat naman nakasama natin from then and now, syempre, maraming salamat sa inyo. Thank you so much. At syempre, abangan po natin ang mga susunod nating mga programa dito pa rin sa Baysong. Of course, nandyan po ang Baysong Scene Superstar, The Online Battle Season 6! Wow, yes, kasama niyo po ang namumula ngayon. DJ Mangkoy at your service. Yes, of course. Mamaya po yan from 2 p.m. all the way down till 4 p.m. Kwentuhan at kantahan, yan po ang hatid po sa atin mamaya, of course. At syempre, abangan po natin ang ating third set of live interview mula sa ating mga contestant para sa season na ito. Wow. Abangan po natin yan. Makipagkulitan ako sa kanila, makipagsikahan at syempre kulitan na walang humpay. Mamaya po yan sa Baysong Sing Superstar, The Online Battle Season 6. At syempre susundan po yan ang pinakamaswerte, pinakamasaya at pinakamagulong game show sa balat ng online. Walang iba kundi ang Balinsong Jackpot Bonanza na kung saan mamimigay ng malaking papremyo. Pwede pong cash pairing loan at ang naan nyo lang gagawin ay tumutok at sumali kayo. Mamaya ang alas 5 hanggang alas 6, mga kabalinsong. That's right. At makakasama nyo po ang master on master na. Game masters. Game master ng ating balinsong jackpot. Yes. Wala po iba kundi sina DJ McCoy and DJ Red. Yes. Alam nyo sino na magbibigay ng swerte sa inyo ngayong araw na to. Actually, lagi kami namimigay ng pera, guys. Kaya naman, wala kayong gagawin kundi tumutok at manood, of course, from 5 p.m. all the way down till 6 p.m. Tutok lang kayo dito, of course, sa ating pilan by Isang Air Home Radio. Confirm ang saya. At yes, syempre, susundan pa rin yan mamaya ng pinakamasayang usapang Mare, of course. Usapang syempre. Mare, oh, ang ating LOL Nights with Manny Juday. Mother's Day na naman pala mamaya, no? It's another episode of Mother's Day, yes. Yes. So, mamaya may makakasama kami. Uy! Isang sikat na po dito sa atin sa Batangas. Aba! Isang frontliners na siguro napapanood nyo na yan sa mga Facebook. Yung pong ating si Spider-Man, kikilalanin po natin mamayang gabi. Sino nga ba ang Spider-Man ng Batangas City? Samahan nyo po talaga kami. Yes, mamayang gabi po yan sa ating LOL Nights. Usapang napakarami kasi yan inspiring po. Malalaman at makikilala natin kung sino ang Spider-Man ng Batangas City. Uy, excited din ako dyan. Kasi alam mo, inabangan ko talaga yan. Yan. Very trendy siya and viral siya. Sobra. Ngayon. Alas 7 hanggang alas 9 po yan, mga kabalisong. Kaya huwag naman yung kalilimutan na kami samahan mamaya. Yes, yan, that's right. Marami kami mga programa na talagamang kaabang-abang at talagamang kapanapanabik na ihatid sa inyo araw-araw. Kaya naman, tutok lang dito pa rin sa Baysong Your Home Radio. Dahil dito sa Baysong, confirm ang saya, confirm ang ligaya. Muli po, this has been me, yours truly, your host. My name is McCoy. My name is Angela. Saying bye-bye for now, and God bless you all. Yes, stay safe. God bye-bye. Bless everyone. Bye. Saan mang silog ng mundo, magkasama pa rin.